dahan-dahan o mabilisan. Hello mga Repapits! Ngayong araw na to, isishare ko sa inyo ang experience ko kay Joyce na isang Batanggenya. Isa siya sa mga napakagandang babae na nakilala ko noong nagpunta ako ng Batangas. Nag-outing ang mga kaibigan ko na galing sa Pampanga at sa Batangas sila nag-outing. At nag-message sila sa akin at pinapasunod nila ako doon. Kaya ako napadpad sa Batangas nang wala sa oras. Mga alas 9 ng umaga ako noon umalis ng bahay. At bago ako makarating sa Batangas kung saan naroon ang mga kaibigan ko, kumain muna ako sa Jollibee kasi nakaramdam ako ng gutom noon. At doon ko unang nakita ang napakagandang babae na si Joyce. Nakadress kasi siya, tapos ang puti niya at ang lakas ng dating niya. Halos lahat ng nasa loob ng Jollibee napapatingin sa kanya. Kahit ang kapwa niya babae napapalingon sa angking kagandahan niya. At syempre isa ako sa nakapansin sa kanya. At syempre yung mga ganitong pagkakataon na makakita ng babaeng sobrang ganda, hindi ko na pinapakawalan. Kaya nilabas ko na ang sticky note at ballpen na lagi kong dala. Sa dami ng karanasan ko sa mga babae, kapag ganito ang sitwasyon, ito ang pinaka-the best na paraan para makilala ang babae at matira balang araw. Ang bigyan lang siya ng sticky note kung saan nakasulat ang pangalan mo sa Facebook. At kasama ang isang simpleng mensahe. Ganito ang ginawa ko noong mga oras na yon. Sinulat ko sa sticky note ang Facebook / tapos ang pangalan ko. Tapos nakasulat sa sticky note na sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ang napakagandang gaya mo. After kong sinulat yan sa sticky note, hinintay ko muna sila na matapos kumain. At hinihintay ko sila na pumunta sila ng parking lot para ibigay sa kanya ang sticky note na hawak ko. Meron siyang dalawang kasama noong mga oras na yon. Isang may edad na babae na sa tingin ko magulang niya. At isang bata na sa tingin ko anak naman niya. At yun na nga. Naghintay ako ng magandang pagkakataon para maibigay ko na sa kanya ang sticky note na hawak ko. Hinihintay ko talaga sila na pumunta sila sa parking lot para doon ko na ibigay. Kasi napakaganda talaga niya. At halos ng mga tao nakatingin sa kanya. Kaya mas okay talaga kung sa parking lot ko na ibibigay ang hawak ko. Tsaka hinihintay ko din na kailangan hindi nakatingin ng mama niya kapag binigay ko ang sticky note. At least diba, para hindi siya ma-judge ng mama niya kapag tinanggap niya ang sticky note. At yun na nga, hanggang sa nagpunta siya sa comfort room na siya lang mag-isa. At alam ko napakagandang pagkakataon na ito para ibigay ko na sa kanya ang sticky note na hawak ko. Sinundan ko siya sa comfort room. At tinabangan ko ang paglabas niya. Noong lumabas na siya, tinawag ko siya at doon ko na ibinigay ang sticky note na hawak ko. Ang sabi ko sa kanya, "Ma'am, excuse me po, may ibibigay po ako sa inyo." Tapos tumingin siya at tuminto. At doon ko na iniabot ang sticky note na hawak ko. Siyempre, kinuha naman niya para malaman niya kung ano yon. Tapos ngumiti ako sa kanya at yumuko na parang Korean at sabay sabi ng, "Salamat ha." Nang nakangiti. Tapos ngumiti din siya. Kasi nga, nginitian ko siya. Tapos nagpaalam na agad ako sa kanya. Sabi ko, papasok na ako sa comfort room. Tapos tiningnan ko siya nang nakangiti habang papasok ng comfort room. Marahil magtatanong kayo, bakit niya kinuha yung sticky note? Una, hindi niya yon pwedeng ibalik sa akin kasi mabilis ang pag-alis ko. Pangalawa, wala namang nakakita sa kanya noong iniabot ko sa kanya ang sticky note, kaya okay lang natanggapin niya. Pangatlo, nagulat siya sa akin kasi yung pormahan ko, pormahang mayaman. Yung pormahan na hindi basta-basta. Yung pormahan ng isang ideal man ng bawat babae. Pang-apat, natuwa siya sa akin kasi yung aura na pinakawalan ko noon, aura ng pagpapasaya. Good vibes yung napil niya sa aura ko, parang ganon. Tapos, marahil magtatanong din kayo na, bakit naman niya ako i-add sa Facebook? Sa anong dahilan naman? I-add niya ako sa Facebook kasi dahil sa pormahan ko. Pormahang mayaman kasi ako. Alam niya na gusto ko siyang makilala at meron akong intention sa kanya. Pero alam din naman niya na hindi ko alam kung available ba siya o hindi. Kaya pwedeng magbago ang pagtingin ko sa kanya kapag nalaman kong may asawa na siya. At maging magkaibigan na lang kami. So bakit niya ako gustong maging kaibigan naman?
Kasi nga pormahang mayaman ako. Ibig sabihin, baka may pera nga talaga ako. At mayaman nga talaga ako. At kapag naging kaibigan niya ako, pwede niya akong lapitan sakaling magka-problema siya. At yun ang dahilan kung bakit niya ako i-add sa Facebook. Gusto niyang malaman kung okay lang ba na maging magkaibigan kami sa Facebook. Kasi diba, pwede naman niya akong i-block sakaling hindi pala ako okay maging kaibigan, diba? Kaya yun, lahat ng mga babae na binibigyan ko ng sticky note, inaasahan ko na talaga na i-add nila ako sa Facebook. Lalo pa kapag nakita nila ang Facebook dynasty na ginagamit ko sa Facebook para maakit ang lahat ng mga babae. Yun, kapag nakita ni Joyce ang Facebook ko, tiyak, mai-inlove na siya sa akin ng bonggang-bongga noon. Anyway, sandali lang ako noon sa comfort room at nakita ko pa siya sa paglabas ko. Dahil tapos na akong kumain, dumiretso na ako papalabas. At nagkatinginan pa kami. At dahil doon, nginitian ko siya ulit. At gumiti naman siya. Na ang ibig sabihin, malaki ang chance na matitira ko siya balang araw. Noong nasa labas na ako ng Jollibee, hindi na ako tumingin sa kanya. At sumakay na ako sa Hyundai accent na kotse ko. Oo nga pala, yung Hyundai accent ko, hindi siya ordinaryong Hyundai accent lang. Kung titingnan mo siya, para siyang sports car. Tapos sobrang linis pa niya. Yung tipong kahit Hyundai accent lang ang kotse ko, eh mapapatingin yung mga tao sa itsura niya. Ganon kalakas makapangakit ng babae ang Hyundai accent ko. Pag nakita mo siya, parang astigin yung nakasakay. Tapos makikita pa nila ako, na pormahang mayaman pa. At doon nila marirealize na, yung Hyundai accent na yon, mayaman ang mayari. Hindi ko na tinignan noon si Joyce, na nasa loob pa ng Jollibee. Pero alam ko sa sarili ko na pinagmamasdan niya ako. At alam ko, nakita niya ako na sumakay ako sa kotse kong sobrang kintab. Alam ko na alam na din niya na hindi ako basta-bastang lalaki lang na gusto siyang makilala. Kaya yon, alam ko na na 100% na i-add ako ni Joy sa Facebook balang araw. Matagal bago niya ako in-add, mga 1 week din siguro yon. Siyempre para hindi ko isipin na in-love agad siya sa akin. Siyempre, para hindi ko isipin na madali ko lang siyang makukuha. Siyempre, gusto niyang iparating sa akin na hindi siya kalad-karing babae, kaya hindi niya agad ako inad. Maraming dahilan kung bakit hindi niya agad ako inad sa Facebook. Pero yun ang mga sa tingin ko na unang dahilan niya. Ako pa, sanay na sanay ako sa mga babae, kaya kabisado ko sila kung paano sila mag-isip. Natatandaan ko pa rin ang itsura niya, kasi maganda talaga siya. Kaya bigla akong naalala kung saan ko siya nakilala. Kaya noong inad niya ako, inaccept ko agad siya. At nag-message agad ako sa kanya na, kamusta na yung pinakamagandang babae na customer ng Jollibee? Hehe. Tapos nag-reply agad siya na, haha, grabe, okay lang naman ikaw. Tapos nag-reply ako sa kanya na, may asawa ka na pala. Sayang na huli na pala ako sa'yo. Meron nang nauna. Hahaha. Tapos nag-reply siya na, oh, hindi na ako pwede. Inad kita kasi baka isipin mo, suplada ako ng babae. Tapos nag-reply ako na, hahaha, oo nga. Alam ko naman from the beginning na mabait ka, kaya naakit ako sa'yo. Kaya naglakas loob ako na kilalanin ka. Kaso bad news, hindi ka na pala available. Hahaha. Friend na lang siguro, no? Pwede naman. Tapos nag-reply siya na, oh naman, no problem. Basta be a good boy lagi, ha? Tapos nag-reply ako sa kanya na, opo, alam ko. Hehehe. Alam ko na mapapalo ang tweet mo kapag nalaman ng asawa mo na meron kang kachat na lalaki. Hahaha. Sa ganda mong yan, malamang, di lang ako ang lalaking nangangarap na maging asawa ka. Hehehe. Tapos nag-reply siya na, hehehe, negosyante ka nga. Magaling ka kasing mambola ng tao. Tapos nag-reply ako sa kanya na, in-stock mo na pala ang Facebook ko, no? Hehehe. Ano, pasado ba ako sa panlasa mo? Hahaha. Tapos nag-reply siya na, oh, pasado na. Kaya nga naisipan kong ipakilala kita sa kapatid ko. Hehehe. Tapos sabay banat niya na, mas maganda sa akin yon. At tsak, may in love ka. Haha. Tapos nag-reply ako na, hehehe. Sige nga, patingin ng Facebook niya. Tapos binigay niya ang Facebook account ng kapatid niya. Tapos sabay banat niya na, oh, diba?
Kaso medyo mapili yan sa lalaki. Pero malay mo, di ba? Pumasa ka. Hehe. Tapos nag-reply ako na, hahaha, maganda nga siya. Pero hindi siya gaya mo na malakas talaga ang dating. Hehehe. Tapos nag-reply siya na, haha, ikaw talaga. Kanina mo pa ako binabola. Hindi na ako tinatablan yan. Haha. Tapos nag-reply ako na, hehehe, hindi kita binabola. Hehehe. Sinasabi ko lang ang totoo. Hahaha. Tapos nag-reply siya, pero sticker lang. Tapos noon, hindi na ako nag-reply sa kanya. Halos 2 linggo din kaming hindi nag-chat. Dahil siguro busy siya. Kasi nagpapasko noon at nagbabagong taon. January na kami nag-chat ulit. At gaya ng inaasahan, magpaparamdam siya sa akin para mag-chat ako sa kanya. Nag-comment siya sa isang pinost ko. At nag-reply ako sa comment niya, pero sa message ako nag-reply. Sabi ko sa kanya, chat na lang tayo, pangarap ko. Baka kasi magselos ang mga kasosyo ko kapag nireplyan kita sa comment. Hehehe. Tapos nag-reply siya ng, kasosyo o mga girlfriend mo? Haha. Tapos nag-reply ako sa kanya ng, wala pa akong girlfriend kasi wala pa akong nakikitang gaya mo na pangarap ko. Tapos nag-reply siya ng, pangarap talaga? Yung mga style mo, style yan ng mga babaero. Hahaha, bisto ka na. Tapos nag-reply ako sa kanya ng, oo, pangarap kita. Ang totoo, gusto kitang makasama kahit sandaling oras lang. Tsaka hindi ako babaero. Sadyang malakas talaga ang dating mo sa akin. Kaya siguro kung ano-ano ang nasasabi ko. Hehehe. Tapos nag-reply siya ng, wahaha, may asawa na ako at may isang anak na ako. Di na ako pwede. Tapos nag-reply ako sa kanya ng, oo nga eh, kaya nga hindi ako makamessage sa'yo ng basta-basta. Baka magalit sa akin ang asawa mo. Hahaha. At i-block ako sa Facebook. At hindi na kita makachat. Hahaha. Tapos nag-reply siya ng, wahaha, buti na lang alam mo. Tapos nag-reply ako sa kanya ng, pero ewan ko ba, gustong gusto kitang makasama. Meron kayang chance na makasama kita kahit sandaling oras lang. Kahit mga 2 seconds lang. O kaya naman gawin mo ng 10 seconds para medyo matagal. Tapos nag-reply siya ng, haha, baliw. Tapos nag-reply ako sa kanya ng, kapag di ka busy message mo lang ako ha, kahit tayo sa labas, pakakainin kita ng masarap, libre ko, hehehe. Tapos nag-reply siya na, haha, anong klaseng pagkain ba yan? Tapos nag-reply ako sa kanya na, basta masarap, yung tipong pag nakain mo, makakalimutan mo ang pangalan mo, hahaha. Tapos nag-reply siya na, oh, gaya ng ano. Tapos nag-reply ako sa kanya na, hahaha, hindi ko pa alam eh. Mag-search muna ako mamaya sa Google. Hehehe. Tapos nag-reply siya ng, haha, sige, sige. Update mo ako kapag meron na. Tapos nag-reply ako sa kanya ng, hahaha, sige. Tapos nag-reply siya noon ng sticker lang. Tapos ako, hindi na ako nag-reply sa kanya. Magdadalawang linggo din kaming hindi nag-chat ni Joyce. Hindi naman sa ayaw ko siyang ka-chat. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na, hindi ako magiging hadlang sa kanilang mag-asawa. Hindi ko sisirain ang relasyon nilang mag-asawa. Meaning, naghihintay lang talaga ako kung kailan niya ako kakailanganin sa buhay niya. Hanggang sa yun na nga, meron akong natanggap na isang friend request at isang mensahe sa isang bagong account. At nakita ko na si Joyce ang may-ari ng account na yon. Kasi yung mga larawan na nakalagay sa Facebook na yon, mga larawan niya at mga larawan ng anak niya. Bagong account siya. Pero sa tingin ko, ginawa niya yon para sa anak niya. At yung pangalan na ginamit niya sa anak niya. Tapos binasa ko yung mensahe na mula sa kanya na ang sabi niya, hello, kamusta ka na? At nag-reply agad ako sa kanya na, hehehe, heto, miss na miss ko na ang mama mo. Pakisabi sa kanya, miss ko na siya. Hehehe. Noong meron akong natanggap na mensahe sa kanya tapos ibang account ang ginamit niya, alam ko na nun na pwede na akong bumanat ng mga banat na magpapalibog sa kanya ng gusto. Kasi alam ko na gusto niya na rin makilala ako sa personal. Ang totoo nito, kahit hindi kami nag-chat si Joyce madalas, alam ko updated siya sa mga post ko. At alam ko sa bawat pinupost ko, lalo siyang nagkaka-interes na makilala ako. Alam ko habang sinusubaybayan niya ang mga post ko, lalo siyang nasasabik na kilalanin ako. Dahil yon sa Facebook Dynasty na ginagamit ko para maakit ang maraming babae na friend ko sa Facebook. At kasama na siya doon. Alam ko
ko, nakikita niya ang Facebook dynasty ko. Kaya alam kong patay na siya sa akin. Tapos nag-reply siya sa akin ng, haha, baliw. Tapos nag-reply ako sa kanya ng, hehehe, pakisabi sa mama mo, gusto ko siyang makasama kahit isang saglit lang, hehehe. Tapos nag-reply siya ng, haha, busy ka naman eh, wala ka daw oras para sa kanya. Tapos nag-reply naman ako sa kanya ng, naku, kung alam mo lang, matagal ko na siyang hinihintay na pumayag na ilabas ko, hehehe. Tapos nag-reply siya ng sticker lang. Tapos yon hindi na ako nag-reply sa kanya. Halos isang buwan na naging ganun ang setup namin. Magme-message siya sa akin gamit ang bagong account na ginawa niya. At kapag nangungumusta siya sa mga mensahe niya, lagi kong sinasabi sa kanya na, sabik na akong makasama ka. Kailan kaya kita pwede mailabas para pakainin ng masarap? Ha 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 ha. Dahil sa lagi ko siyang binabanatan ng ganyan, nasanay na siya. Wala na sa kanya yon. Hindi siya nakikipagkita sa akin. Siguro dahil natatakot pa siya na baka merong makakita sa kanya na kakilala niya na nakikipagkita siya sa ibang lalaki. O kaya naman, kumukuha pa siya ng magandang pagkakataon para makipagkita sa akin. Kahit na bumabanat ako ng mga pampalibog na banat sa kanya at mga kalokohan, madalas nagiging seryoso pa rin ang usapan namin. Lalo na kapag negosyo ang usapan. Negosyante din kasi ang pamilya niya at may-ari sila ng iilang mga malalaking gasolinahan sa Batangas at Cavite. At isa ang asawa niya na nagmamanage sa mga business ng pamilya niya. May sarili siyang sasakyan, Fortuner, at 25 years old pa lang siya. Dalawa silang magkapatid at siya ang panganay. Laging umahaba ang usapan namin kapag business ang usapan. Tinatanong niya lagi sa akin kung paano ko namamanage ang napakadaming business ko. Tapos lagi din niyang tinatanong sa akin kung paano ako nakakakuha ng maraming investor. Kada tanong niya, nagpapaliwanag ako. At alam ko, habang pinapaliwanag ko kung paano ko minamanage ang mga business ko, alam ko nakukuha ko ng unti-unti ang loob niya. At alam ko, habang nakaka-chat ko siya, lalo pa siyang nasasabik na makilala ako. Noong nalaman kong mayaman siya, agad na pumasok sa isip ko na mapapainvest ko siya sa mga business ko balang araw. At yun na nga, ganun lang lagi ang setup namin. Nagtatanong siya ng kung ano-ano, tapos magpapaliwanag ako, sabay banat ng mga pampalibog na banat. Gaya na lang noong tinanong niyang, kung mag-i-invest ako sa'yo, paano ako makakasigurong mapagkakatiwalaan ka at di mo ko tatakbuhan? Sumagot naman ako sa kanya na, naku naman, sa iyo ako atat na atat hindi sa pera mo, paano kita tatakbuhan? Ha 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 ha. At yun na nga, hanggang sa nagkita na nga kami. Noong February, nakatanggap ako ng mensahe sa kanya. At ang sabi niya, huy, busy ka mamayang gabi. Tapos sumagot naman ako sa kanya na, ha ha ha, bakit? Gusto mo na bang makatikim ng masarap? Ha ha ha. Tapos nag-reply siya ng, baliw. Tapos nag-reply ako sa kanya na, message ka lang kung anong oras tayo magkikita para mapasyal kita sa paboritong restaurant ko dyan sa Batangas. Tapos nag-reply siya sa akin na, dyan na lang malapit sa inyo. Papunta kasi ako ng Manila ngayon. Kita tayo mayang pag-uwi ko. Sabay banat niya ng, mga 7 PM. Akin na yung number mo. Tawagan na lang kita mayang pag-uwi ko. Binigay ko ang number ko sa kanya. At ang sabi ko, ha ha ha, excited na ako. Tapos nag-reply siya ng, ha ha ha, sige bye na, call kita later. At yun na nga. Nagkita kami halos saktong 7 PM sa isang resto bar malapit dito sa Imus kung saan ako nakatira. Noong nagkita kami, sabi niya galing siya ng Manila. Pero sa nakikita ko sa kanya, galing siya ng Batangas. Kunwari lang yung galing siya ng Manila para wag kong isipin na nasasabik na din siya na makasama ako. At yun na nga, kumain kami doon, nag-inom ng konting alak at nagkwentuhan. At syempre dahil ako ang kakwentuhan niya, naging masaya ang pag-uusap namin. Ang mga pinagkwentuhan namin tungkol sa mga kung ano-ano, tungkol sa politics, tungkol sa mga OFW, tungkol sa mga high school life namin at iba pa. Habang nagkukwentuhan kami, nabanggit niya na okay lang daw kahit hindi siya umuwi agad. Magdadahilan na lang daw siya na na-traffic siya. Tapos nabanggit din niya na pwede siya kahit hanggang 12 ng hating gabi. Kaya noong narinig ko yon, agad ko na siyang niyaya sa bahay. Isa lang kasi ang ibig sabihin ng mga ganong banat ng babae.
Ang ibig sabihin nun, dalhin mo ako kung saan mo gusto at gawin mo lahat ng gusto mo sa akin. Bakit ko alam? Kasi advance ako mag-isip. Kaya sinabi ko sa kanya na, gusto mong pumunta ng bahay? Doon na lang natin ituloy ang masarap na kwentuhan. Tapos tinanong niya ako na, sa bahay mo? Sinong kasama mo doon? Tapos sumagot ako na, ako lang mag-isa. Ano, gusto mo ba? Tapos nginitian ko siya. Tapos sabi niya, ikaw ang bahala. Na ang ibig sabihin, payag na siya na merong mangyari sa amin. Tapos yun na nga, bago kami nagbiyahe, sinabi ko sa kanya na sundan niya lang ako. At dadaan kami ng 7-Eleven kasi meron akong bibilhin. Tinanong pa nga niya ako kung ano ang bibilin ko. Sabi ko sa kanya, malalaman mo din mamaya pag nasa bahay na. Tapos ginitian ko siya. Kaya nag-stop muna kami sa 7-Eleven at bumili ako ng mga makakain namin. At bumili na rin ako ng protection. Hindi na siya bumaba ng sasakyan. Pero alam ko na alam niya kung ano ang binili ko. At yun na nga. Noong nasa bahay na kami, pagpasok pa lang ng bahay ko, at pagkatapos kong binuksan ang ilaw, kinuha na niya agad ang kamay ko at niyakap niya. At alam ko, yun na ang udyat na magsisimula na ang digmaan. Kaya hinalikan ko na siya agad, at gumanti siya ng halik. Mga 5 minuto din kaming naghalikan at nagyakapan. Hanggang sa niyaya ko na siya sa kwarto at dinala namin ang mga binili ko na pagkain. At yun na nga, may nangyari na nga sa aming dalawa. Pinaranas ko sa kanya kung gaano ako kagaling sa ama. Nakadalawang round ako sa kanya noong gabi na yon. At nagkwentuhan pa kami ng konti bago siya umuwi. Sabi niya sa akin, nag-enjoy daw siya. Lalo na noong binagalbagalan ko lang daw ang pagpasok-labas ng talong ko. Masarap daw pala yung ganon. Pero mas masarap din daw kapag binibilisan ko na. Kaya tinanong ko siya noon na, ano ba ang gusto mo? Dahan-dahan o mabilisan? At ang sabi niya, parehas, basta nag-enjoy ako kasi kasama kita. At yun na nga, alauna na siya umalis noon sa bahay ko. At sa mga oras na to, 4 na beses na siyang pumunta sa bahay ko para makatikim ng masarap. At sa tingin ko, marami pang beses na may mangyayari sa aming dalawa. Bukod kasi sa maganda siya, nag-invest na din siya sa mga business ko. Sa ngayon, nasa 200,000 na ang mga ini-invest niya sa mga business ko. At para dagdagan pa niya ang mga investment niya, hindi ako tumatanggi kapag gusto niyang pumunta sa bahay ko. Siyempre, obligasyon ko yon. Ang paligayahin ko siya para mag-invest pa siya ng mas malaking pera. Sa ngayon, yung kapatid niya na maganda din, friend ko na siya sa Facebook. Inadd niya ako kaya inaccept ko siya. Kaya yun na nga, nag-uusap na rin kami. At alam ko, hook na din siya sa akin. At pwede ko na din siyang tirahin anytime ko gusto. Pero siyempre, ayaw kong masaktan ang damdamin ng ate niya. Kahit lagi sinasabi sa akin ni Joyce na, ligawan ko daw ang nakakabatang kapatid niya. Sa ngayon, wala pa akong balak na tikman ang nakakabatang kapatid niya. Sa ngayon, nag-e-enjoy pa ako kay Joyce. Saka na lang siguro ang kapatid niya. Darating din tayo dyan. Sa experience ko kay Joyce kung paano ko siya nakuha, sana na-realize niyo na natikman ko si Joyce dahil noong unang nagkita kami, pormahang mayaman ako. Kaya napakahalaga na dapat laging pormahang mayaman ka. Kasi hindi mo alam kung kailan ka makakakita ng gaya ni Joyce na sobrang ganda at anak mayaman pa. Hanggang dito na lamang muna tayo mga Repapits. Hanggang sa muli. Paalam!